Sa panahon po ngayon, mahalagang bigyan pansin ang kalusugan ng mga mata ng mga bata dahil ang pag-aalaga sa kanilang mata ay hindi lamang tungkol sa pagbibigay ng malinaw na paningin, kundi pati na rin sa pangangalaga sa kanilang pangkalahatang kalusugan. Kaya naman kaugnay po niyan, makakapanayin po natin ang ophthalmologist na si Dr. Katrina Ramirez. Magandang umaga po, Dr. Ramirez. Welcome po sa Rise and Shine Pilipinas. Diane at Audrey po ito. Hi, good morning, Diane and Audrey. Good morning sa audience ko and salamat sa pag-imbita niyo po sa akin ngayon. Okay, Doktora, para po sa malawak na kalaman ng ating mga ka-RSP, bakit po ba mahalagang alagaan ang mata ng mga bata? O kailangan talagang alagaan ang mata ng mga bata para maging healthy at malinaw ang kanilang mga mata hanggang sa pagtanda. Ito din ay para maiwasan ang mabilis na pagtaas ng kanilang grado. Ano po ba yung mga senyales o na dapat bantayan ng mga magulang para malaman kung ba parang may problema ata sa mata ang kanilang anak, Dok? Sa totoo lang, madami. Pero ang ilan sa mga dito, kapag nakikita na may puti sa mata, tumor, naglulupa, namamaga, hindi pantay ang laki ng mata, kung may napapansin ang magulang na kakaiba sa mata, mas maganda sa totoo lang na magpatingin na po sa ating ophthalmologist para makasigurado na healthy ang mata ng ating bata. Kung sa babies naman, kung hindi sila nakakasunod sa visual milestones, nababanlag o kaya naduduling, sumisingkit o lumiliit ang mata kapag nagbabasa or tinatawag natin itong squinting. O kaya naman ay nilalapit ang libro sa mukha or ang screen, no, yung phone, tablet, computer, kapag nagbabasa or nanonood. Pwede rin po kasi na nahihirapan silang magbasa or nahihirapan makasunod sa school kasi baka po malabo ang kanilang mata kaya hindi sila makasunod do or hindi nila mabasa kung anong instruction na nasa libro. Well, Doktora, dapat pala mapag-obserba yung mga magulang din, no? Kahit yung mga sanggol, minsan nakikitaan na ng mga sintomas. Pero dapat po ba na mag-start alagaan na ang mata habang baby pa lamang? Kasi nung kinalakihan natin, para bang pinapakain ka lang ng gulay ng mga magulang mo, kung wala namang abnormality sa physical feature ng iyong mga mata. Yes, very, very important po ito. No? Actually, meron po tayong tinatawag na vision screening para masigurado na healthy at normal ang mata ng ating anak. Actually, hindi po kailangan na nakakabasa ng bata bago ito ma-examine ng doktor. Kahit anong edad, pwedeng ma-check ang mata ng bata kahit nga po pagpanganak pa lang. No? Maganda bago pumasok ang bata sa eskwela, at least makita siya kahit once para sa vision screening. Napaka-importante nito ngayon kasi may tinatawag na po tayo na myopia epidemic. Ang ibig pong sabihin nito, nakikita na sa buong mundo ang mabilis na pagtaas ng grado ng maraming bata, lalo na po sa Asian countries. So sa bata po kasi, hindi po sila usually nagsasabi, no, kung may nararamdaman sila or malabo ang kanilang mata or kung may grado ito, no. Kadalasan kahit tanungin mo po sila, hindi po sila umaatnin, no. Pwede po kasi na natatakot sila sa magulang, sa teacher o kaya naman nahihiya lang. Dok, nabanggit nyo, no, yung pagtaas ng grado ng mata ng mga bata. I wonder, ito ba ay epekto rin ng masyadong paggamit ng mga gadget or tablet ng mga bata? May effect ba ito dun sa ating mata? Yes, so sa ngayon sa studies po ngayon, nakikita po na may effect siya. Pero hindi lang po natin i-blame ito, no, sa gadgets, no, yung tinatawag natin na near task or yung kahit pagbasa ng libro ng matagalan at sobrang lapit sa mukha ay makakapagtaas din ng grado ng bata. So lahat po ng near visual task, no, pagbasa ng libro, paggamit ng digital screen, like magbasa ka sa phone, sa tablet or manood, ganyan, yun po. Okay, Doktora, follow-up question lang sa katanungan ni Diane, ano, patungkol pa rin po sa mga bata na gumagamit ng gadget. May difference po ba kapag gumagamit ang bata ng gadget, yun lang yung nakikita niya liwanag habang madilim ang isang kwarto? Yes.
Kasi po, no, parang mas concentrated sila doon sa tinitingnan na nila na screen, no. Maraming studies kasi po ngayon na medyo technical, no, pero ang sinasabi po nila kapag ka ang vision ng bata ay nasa sentro lamang sa gitna, yun po ang nagpo-cause na halos mas tumataas ang grado, no. So palagay po namin kapag ka nasa dilem, no, mas magko-cause pa ito ng pagtaas. At what age, doktora, na pwede na nga magsalamin or eyeglass ang isang bata? Actually, ano po, no, kahit sa batang edad po kasi, kaya magandang mag-vision screening sila kasi may ways po tayo para ma-check yung kanilang vision, no, sa kahit baby po, no, basta may grado, may condition ng mata at certain conditions po, no, nagbibigay tayo. Okay, doktora, bukod po sa namamana, ano po yung iba pang dahilan ng pagkalabo ng mata? Pwede po ba ito yung vitamin deficiency o may kakulangan sa kinakain na mineral? Yeah, so dati ang sinasabi lang po natin ay namamana ito, no? Pero ngayon, actually environmental factors po plays a very big role. Ito na nga po yung sinasabi, yung paggamit ng screen time ng matagal, definitely po kung may malnutrition tayo, no? So marami pong bagay. Pero ngayon kasi meron na tayong tinatawag na myopia epidemic, ano? So nakikita na talagang sa environment talaga yung isa sa mga nagko-cause or nagpapataas sa grado ng bata. Okay, Doc, eto, mahalaga ito. Ano ba yung mga pagkain na nakakapagpatala sa mata ng bata o kahit sa matandang? Alam ko lang kasi talaga kalabasa. Okay, ang gulay po ay parating maganda sa kalusugan ng ating mga bata, no? Pero ang green leafy vegetables po at pagkain mataas sa omega-3 fatty acids ang nakikitang mahalaga para sa ating mga mata. Hindi lang po para sa bata, para na rin po sa matatanda. So halimbawa po nito, yung spinach, kale, ngayon, talbos ng kamote, kangkong, yung mga isda po, no, yung mga sardines, salmon, mackerel, at nuts din po tulad ng walnuts and peanuts. Okay, doktora, ano po mga gabay o tips yung pwede nyo ibigay sa mga magulang upang alagaan ng husto ang mata ng kanilang mga anak at mapansin nila kung may problema ba o abnormality sa mata ng kanilang mga anak? Opo. So, katulad ng sinabi natin kanina, kumain ng masusustansyang pagkain, no, na mga examples na nabanggit natin, magpatingin po sa ophthalmologist, no, para sa vision screening natin, kahit wala pong napapansing problema sa mata. Ang Philippine Society of Pediatric Ophthalmology and Strabismus po at ang Philippine Academy of Ophthalmology ay sumasang-ayon sa World Health Organization na may recommended time lamang po ang screen time para sa bata. Pag 1 year old and below, no screen time po para sa kanila. 2 to 4 years old, 1 hour lang po. 5 years old and above, guided screen time na may madalas na pahinga. No, kapag gumagamit ng digital screen, dapat po malayo sa mata, no? Madalas ipahinga ang mata kung nagbabasa or gumagamit ng phone. O di kaya naman mas mabuti na lang na talagang iwasan or bawasan ang paggamit ng screen. No, so isa pa rin sa kampanya ng PSPOS ay ang Claro po program kung saan hinihikayat po natin lahat ng bata na maglaro sa labas. Dahil lang araw po ay nakakatulong na maiwasan tumaas ang grado. No, maganda din na may ibang activities ang bata, no? Kunyari sa sports, music, acting, singing lessons, no? Suportahan natin ang hilig nila sa ibang activities maliban na lang po sa paggamit ng phone. No, so tulungan po natin sila na hindi ma-addict sa phone or computer. Para maiwasan tumaas ang kanilang grado. Okay, well, maraming salamat po sa mga impormasyong ibinahagi niyo po sa amin ngayong umaga. Doktora Katrina Ramirez, isang ophthalmologist. Thank you po, Doc. Maraming salamat, Doktora. Thank you very much. Thank you.